Ang buhay na kinuha, hindi na yan mababawi. Kaya paalala po sa mga may baril dyan, maging responsable po kayo. At hindi yung sa kaunting pagtatalo lang, eh, kakalibitin nyo na agad ang gatilyo. Huli sa video, ang pagtatalo ng dalawang pamilya sa barangay Don Pedro, Malasiki, Pangasinan. Maya-maya pa, sumugod ng isang lalaki at may pinangampas galing sa kanyang likod. Dito na nagkagulo at nagtakbuhan mga tao. Ilang sandali lang, may narinig na mga putok. Nasundan pa yan habang narinig ang pag-iyak ng kumukuha ng video. At ang masaklap, tinaman at nasawi ang mismong kumukuha ng video na si Joy Aragon na isang PWD. Nagsumbong sa atin ang mga kapatid niyang sina Billy Joe at Gino Aragon. Kwento nila, nagpaputok ng barilang isang nagngangalang Luisito Macaraeg Sr. Nagsimula lang daw ang gulo nang makasuntukan ng kanilang kapatid ang anak ni Luisito na si Junior. Ano pong pinagmula ng alitan, sir? Una po, nung gabi noong 27, itong anak po ni Luisito Sr. na si Luisito Sr., lasing po sila, kasama niya po yung Alan Macaraeg. Okay. Nakita nila si Jeffrey Aragon, yung kapatid po namin, okay, doon sa harap ng bahay namin. Hinamon-hamon niya po ng suntukan. Bigla na lang sinuntok nitong si Alan Macaraeg, itong kapatid po si Jeffrey. Okay. So yung kapatid po, siyempre hindi po siya lasing eh. So nung sinuntok po siya, bumawi siya ng suntok. Gusto raw sana ng pamilya Aragon na idaan sa maayos na usapan ng lahat. Kaya nang ipatawag sila ng pamilya ni Macaraeg, hindi nila akalaing sasaktan sila ng mga ito. Kasama pa raw ang kapatid ni Luisito na si Bonifacio Macaraeg. Ito raw ang nag-abot ng baril na ginamit sa krimen. May dalang kadena si Bonifacio? Opo, dalawa po silang magkapatid na may dalang kadena. Tapos yung nakablock para saan po yung kadena? Para saan yung kadena? Yung po yung pinampalo-palo sa amin, sir. Oh, okay. Yung po yung pinampalo-palo sa amin. Kahit itong si Kijan, yung anak niya na nakablock, may dala pong tubo na malaki, mahaba. Teka muna, may kadena na, may tubo pa at may baril pa talaga. Yes po. Tinamaan ang bala sa likod ng kapatid nilang si Joy habang kumukuha ng video. Nahirapan daw kasi siyang tumakbo dahil isa siyang pilay. Ayon pa sa kapitan ng barangay, nagtatago ng gunman na suspect na si Luisito Sr. Na, yung baril po na ginamit, nasaan na po? Nasa pulis na, I would assume. Hindi po. Wala po sa pulis kasi hindi naman tumuko yung Luisito Sr. Nagtago na? Opo. At ang kapatid ng suspect na si Bonifacio, nakalaya kahit nakasama sa sinampahan ng kasong murder. Posible raw kasing may misappreciation ng piskal sa nangyaring krimen. Ang kuwan nga ni prosecutor is, ang naka-attach lang kasi doon sa folder namin is yung post-mortem. Ang hinahanap ni piskal is yung death certificate ng victim. Sabi ni Piskal, nasa yung death certificate? Ayoko ng post-mortem. Wala sa akin yan. Parang gano'n ang lumilitaw. Tama ba yung ginawa ni Piskal? Medyo may supply. It's established na patay na yung tao. Bakit kailangan natin ngayon ng death certificate aside dun sa post-mortem? Tapos ito pa, Sir Rafi, paano tayo magkaka-post-mortem nang hindi pa namamatay yung tao? So I guess medyo irregular, Sir Rafi. Iaapila ngayon ng mga pulis ang kaso laban kay Bonifacio habang patuloy na tinutugis si Luisito. Kaya may panawagan ng kapatid niyang kagawad sa kanya. Yalawi kung saan ka man naroon, nananawagan ako na pwede sumuko ka naman, hindi ka safe ka makapunta kayo. Pakikisapan sana kita na sumuko naman. At habang naghihintay ang pamilya na makamit ang ustisya, sasagutin po namin yung pagpapalibing at saka yung funeral services, okay? Para wala nang problema yun. Idol, malaking tulong po sa pamilya po namin yun, Idol. Walang-wala po talaga kami, kaya talagang nananawagan kami sa inyo. Pinilit po namin makarating sa inyo, Idol. Kasi alam namin kayo po makatulong po sa amin. Bukod po sa funeral services, pati pagpapalibing, magbibigilan po ako ng cash assistance po. Okay, sir? Para sa inyong family. Idol, thank you. Maraming salamat. Walang anuman po. Sa muli, nakikiramay po kami, sir.